Okay, good morning ulit. Morning, sir. Morning, sir. Yeah. And we are now in module 4. At ang topic natin for today will be hazards identification, risk assessment, and control or HIRAC. So, kitang-kita nyo naman sa sample picture kung ito ba ay risky or hindi. Ano ba nagagawa ng mga construction workers na nag-enjoy sila doon sa pwesto nila, nagkukwentuhan eh. Paano kataas yan? Wala ka yan. Parang 30 floors, no? May natitinig ba kayong ingay? Parang ano eh, parang... Ayan, alright. So, okay, next. Ang objective ng ating session, so at the end of the session, dapat ang mga participants ay kaya nilang mag-perform ng risk assessment, evaluation, and recommend appropriate control measure. So, yan ang dapat ninyong maintindihan for this module. And dapat ito yung dito kayo mag-focus, no? Paano ninyo makikita yung risk, may evaluate, at ano ang maire-recommend ninyo later, no? Para mapigilan yung mga risks na yan. Ano nga ba ang risk assessment? So it is a term used to describe the overall process or method kung saan i-identify ninyo yung hazards at mga risk factors na may potential para magdulot ng panganib or harm, no? Ito yung tinatawag na hazard identification. Also, part ng risk assessment, kailangan alam nyo rin i-analyze at i-evaluate yung mga risk na kaakibat, no, associated dito sa mga hazard na ito. Yan yung tinatawag naman na risk analysis or risk evaluation. And dapat kaya nyo rin i-determine, no? Dapat makita nyo rin yung mga karapat-dapat na paraan para matanggal itong mga hazard na ito. Or at least ay makontrol yung risk kung ang hazard ay hindi pwedeng alisin. So kaya control, no? Kasi may mga hazard na hindi naman talaga pwedeng tanggalin or maalis. Okay? Eh bakit naman napaka-importante nitong risk assessment? So unang-una, makagawa tayo ng awareness sa mga hazards at sa mga risks diyan sa ating workplace or work area. Ma-identify natin sino-sino ang at risk. Mga employees ba? Mga cleaners? Pati visitors? No? Contractors? Ang publiko? At iba pa. Malaman din natin kung yung control program ay kailangan sa isang particular hazard. Control meaning yung pagpigil. Determine if existing control measures ay sapat, no? Or kailangan dagdagan pa. Mapigil ang mga injury or illness, lalong-lalo na doon sa design at planning stage pa lang, hindi yung kung kailan natapos na yung project. And prioritize hazards and control measures. So yan ang uunahin dapat, no? Yung mga control measures para sa hazards. And lastly, makamit natin yung legal requirements kung saan ito ay applicable, right?
So another sample picture, yan ba ay safe yung kanilang ginagawa, no? Ilan yan? 2, 4, 6, no? 6, meron pang bata doon, no, sa bago maghuli. At lahat sila walang helmet. No? So, isang dulas lang yan, ilan ang maaksidente, ilan ang possible na mamatay. Okay? So pag nakita natin yung mga ganyan, alam agad natin, very risky at hindi dapat ginagawa. Ano ba ang goal natin, no, sa risk assessment? Bakit kailangan natin gumawa ng risk assessment? Ang goal ay para sagutin, subukang masagot itong mga sumusunod na tanong. Okay? Ano ba ang maaaring mangyari sa ilalim ng kung anuman ang mga circumstances? So yun ang ano, laging nating iisipin, no? Itatanong natin kapag may mga situation o na nakikita tayo, no, na risky. Ano rin yung mga posibleng consequences? At gaano likely, ano nga ba yung likely? Posibleng mangyari, no? Itong mga consequences na nakikita natin. Okay? At yun bang risk ay nakokontrol effectively or kailangan pa ng karagdagang action? Yan. So kasi baka naglagay tayo ng control measures pero hindi sapat. Right. Halimbawa, naglilinis o naglilinis ng sahig. So, ano yan? Madulas. Ano ang control measure? Lagyan ng harang. Paikot, di ba? Yung makikita ninyo mga sa ibang lugar kapag naglilinis, meron silang tali na nakaikot, no? Para madaling makita at hindi dumaan doon yung mga tao. Eh, sapat na ba yun? So kung minsan, kulang pa, ano pa ang dinadagdag? Lalagyan nila ng signage. Meron ng sign. Slippery when wet. Okay. Ingat sa paglalakad. Mga tipong ganun, no? So, bukod doon sa mga tali or harang, meron pang signage. Yan yung mga control measures na inilalagay natin. Etong picture na to, ano sa palagay ninyo ang risk? Yung nasa kaliwa. Anong mangyayari sa kanya dyan sa ginagawa niya? Ano bang ginagawa dyan? Gumagamit siya ng electric saw, no? At yung pinuputol niya, nakapatong lang sa binti. Eh kung nadulas, pati yung binti naputol. Oh, ito mas maganda, yung nasa kanan. Wala siyang patungan. Ano kaya ang mangyayari dun sa ang pinatungan niya ay yung kasama niyang ano, worker, no? Electric saw rin ang ginagamit. Siya, safe siya kasi may cover, yung takip na nakaharap sa kanya. Eh yung nasa ilalim, yung cutter mismo, yung blade mismo, nakatutok dun sa likod nung worker na kasama niya. So very unsafe. Wag na wag nating gagayahin itong mga taong to. Parang di nag-iisip. Or wala sa ano nila, wala sa concept nila yung safety. When should a risk assessment be done? Kailan ba kailan dapat gawin ang assessment ng risk, no? Maaring maraming dahilan na ang risk assessment ay kailangan. Example, bago ang bagong proseso or activities ay i-introduce doon sa employees at bago or before yung pagbabago ay i-introduce sa existing process, no, or activities. Lalo na or kasama na rin kung ang produkto, machinery, tools, equipment, change or new information concerning harm becomes available. Okay, so halimbawa, may mga existing process, tapos mag-i-introduce ng pagbabago,
Tapos may mga bagong produkto, bagong equipment na gagamitin, bagong tools, no? Eh kailangan i-assess din muna yung risk ng mga pagbabago na yan. At kapag na-identify ang hazard, kailangan gumawa ng risk assessment. So alibawa, sa atin, ano ba ang hazard? Yung stair pababa, no? Sa emergency exit. Pwedeng i-consider yan na hazard. Bakit? Eh kapag may dumaan dyan, naglakad, nadulas, pababa, dire-diretso, pwedeng mabalian ng buto, pwedeng mabagok yung ulo dun sa baba. So, yan ay considered hazard. At pwedeng, kailangan gawa natin ng risk assessment. Kaya, lalagyan ng sign, bawal maghabulan. Kasi doon nagkakos na aksidente, yung mga naghahabulan. Hindi napapansin, napapatid, di ba? So, isa lang yun sa example. Ano-ano ang mga steps na dapat gawin sa risk assessment? And how are risk assessments carried out? Una, ilistan nyo yung gawain, gampanin, or trabaho, no? Kaya yung sample natin before, yung let's say company driver, ano ang gawain niya, ano yung trabaho niya, mag-deliver, magbuhat, ba? So yun yung mga work na ginagawa natin as employees. So ano ang ginagawa ninyo, ililista ninyo yon. And then next dyan, i-identify natin yung mga hazards dun sa ginagawa natin. Yung bang nag-computer, may hazard ba yon? Yes, sir. Oo, di ba? Kapag matagal kang nakaupo, ano ang magiging risk nun? Sasakit yung likod, sasakit yung balakang. Pwedeng lalabo yung mata. Yan yung mga risk, no? So, i-evaluate natin. And then, ilista natin ano yung mga findings natin na maaaring maging risk nung hazard, no? Nung tasks. And i-review natin yung nakita nating findings. Okay? Example ng list of work, ito kunyari ay in-outsource, no? Gagawa sila diyan sa building na 'yan. Okay? So yung nasa kaliwa picture, yung sasakyan, meron silang hagdan and nasa tapat sila ng building. Ano ba ang gagawin nila? So ililista natin ano ang task, yung location at saka yung tao na involved, okay? And yung equipment, ililista rin natin ano yung mga gagamitin. At activities, ano ba ang gagawin? Ano yung mga tasks, no? So pag identify ng hazard, ito yung proseso para hanapin at ma-identify, okay? Yung mga hazardous agents, situation, products, etc. So kapag sinabing hazardous agents, hindi lang yan yung sa isip ng iba, chemicals agad, di ba? So yung buong sitwasyon, yung mga produkto na gagamitin or mga tools, no, na maaaring mag-contribute to provoke an occupational accident or and disease. So yan yung mga hazardous agents. And ano pa? Yung group of workers na potentially ay ma-expose dito sa hazard. Okay? So, yung hazardous agents at saka sino yung ma-expose dyan sa hazards. Yan ang hahanapin at i-identify natin. Ang risk assessment must be carried out before. Bago pa lang, ha? Bago pa lang ang mga tao ay magsimulang magtrabaho. Hindi yung i-deploy mo agad, tapos nung nandun na, tsaka mo lang titignan ano kaya ang mga risk. No? So before. And then, i-cover natin yung hazards at tsaka risk factors na related saan? Sa equipment. Saan nakalagay? No?
yung equipment, yung machine, yung hand tools, software or hardware, tables or chairs, yan. So, titingnan natin yung location, yung layout. Pangalawa, raw materials, product or byproducts, mga dangerous substances, chemicals, no? Heavy loads, and eto lalo na sharp or warm objects. Kasi baka may ginagamit tayong sharp objects. Baka gagamitan ng lagarim, kutsilyo, ano pa, other sharp objects, no? Yung mga grinding machine, ayun, yung electric saw, etc. So titingnan natin ano magiging danger nun. Tignan din natin sa ating paghahanap ng hazard, yung environment. Yung liwanag, no? Sapat ba? Yung noise, malakas ba? Yung climate, mainit or sobrang lamig ba? Vibrations doon sa area at air quality or dust. Baka masyadong maalikabok doon sa lugar, no? Na masising hot ng workers. Next is organization. Ano yung mga tasks na gagawin? So nakalista yan. Working hours, break time, shift systems, training na kailangan, communication na kailangan, teamwork, contact with visitors, social support, or autonomy. So kailangan ba ng tulong ng mga neighbors or kailangan ano sila, huwag istorbuhin. Ito autonomy. And lastly, yung human involved, no? Lack of physical or mental capacity. Baka may problema, may sakit, no? Wala sa sarili. Baka naka-drugs, baka huyat, no? Baka may sakit na hina-high blood na, no? O lack of knowledge or skills. Baka yung pinapunta mo diyan di naman marunong magpintura. Di naman marunong magmasilya, no? First time niya, laborer, basta lang may makuha kang magagawa. Lack of right attitude or behavior. Ayan, ito na, yung right attitude. Ito yung mga problematic talaga na mahilig makipagharutan, nagtatrabaho, daldal ng daldal, patawa ng patawa, o kaya nang aaway, no? So, lahat problema sa bahay, dinala dun sa trabaho. Ayan, so lack of right attitude or behavior. Ano-ano ang categories of hazards? So merong safety hazard at saka health hazards. Ang safety hazard, it is something that has potential to cause injury. Ayun. So yung safety hazard, anuman na may potential na magdulot ng injury. Ano yon? Poor housekeeping. Magulo doon sa kanyang area. No? Magulo doon sa room. Magulo doon sa buong opisina. Hazard pala yan. Fire hazards. So madaling identify yan. No? Eh, sa atin, medyo marami tayong ganyan. Yung mga box, paper box kasi tayo. At mga marami tayong mga loose papers. No? So fire hazards yung mga yan. Machine hazards, mga exposed, no? Walang covers. Material handling hazards, yan. Kasama rin sa poor housekeeping yan. Kung saan-saan nakalagay, hindi nakagroup, nakakalat, no? Electrical hazards, yung ating mga outlet, baka naka-expose na, no? Natanggal na yung mga cover, tingnan nyo yan, no? At i-report ninyo para magawa ng paraan na maayos, mapalitan, okay? Yung mga sirang appliances na yung electric fan, minsan umiikot, minsan hindi umiikot. No? Akala natin naka-off, pero naka-plug. Yung pala, umiinit na. No? Kasi nagtatry siya umiikot, napupwersa yung motor hanggang sa mag-overheat, pwedeng mag-cause ng hazard. O kaya, maluwag yung blade, walang takip, lumipad yung blade. No? Pwede rin mag-cause ng hazard. Health hazards, any agent or activity posing potential hazard to health. So, basta may kaugnayan sa ating kalusugan, anuman yung agent or activity, agent meaning mga items, mga products, no? At aktibidad, gawain, no? Na pwedeng mag-cause ng
health problems, yan ay health hazard. So example, chemical hazards. Yan yung nagre-release ng vapors, mists, fumes, gases, and dust na discussed natin na noong nakaraan. Okay? Kung ano yung mga nag-e-emit ng vapors, ng mists, ng fumes, ng gases, or dust. Meron ding physical hazard, no? Na nakakadulot ng hazard sa ating kalusugan. Yung noise, vibration, illumination, kasi kulang, madilim yung ating mata ay napupwersa na magbasa, no? Nakakunot na tayo para lang mabasa yung ating binabasa. Yan. So, ano yun? Huwag nating pilitin na gano'n. No? Mag-ilaw tayo, gumamit tayo ng ilaw. Extreme temperature, sobrang lamig or sobrang init. Pagpasok mo sa opisina, ang lamig-lamig. Paglabas mo ng opisina, ang init-init. Diba? At extreme pressure, ito normally depende sa location, no? At saka radiation, at depende naman din yan doon sa lugar na pinagtatrabahuhan. Alright? And biological hazards na ano ang nagko-cause? Bacteria, virus, molds. Kaya importante, malinis yung ating lugar, yung ating workplace, no? Fungi, protozoa, insects, yan yung mga macro, medyo malalaki. Parasites, maging plants and animals, pwedeng mag-cause ng biological hazards. Bakit? Kasi yung plants and animals, maybe allergic kayo, no? Doon sa animals or sa plants. Kaya susumpungin kayo ng hika. Hirapan kayong huminga, no? So yun yung health hazard ng mga yan. Ergonomics, yan, positioning, no? Improperly designed tools or work areas. No? Mali yung upuan na ginagamit mo. Mali yung tools na ginagamit mo. No? Yung lugar, yung ating work area. Imbis na nasa table, nandun ka sa sahig nagwo-work, nakaupo ka ng di maayos. Improper lifting or reaching. Poor visual conditions. Repeated motion in awkward position. Yung marami tayong i-load na box, no? So repeated motion yan. 100 computers, i-load mo sa sasakyan. Tapos i-unload mo ulit. So repeated motion yan, no? Kailangan maayos yung ating position pag ginagawa natin yung mga yan. Okay? Intindihan niya? So how are the hazards identified? Paano nga ba? So walkthrough or ocular inspection. Yan. Eh kailangan puntahan mismo natin, no? At tignan natin. I-review natin yung mga proseso na gagawin, no? Yung involved process. Alamin natin yung mga raw materials na gagamitin, mga products at yung mga byproducts nito, no? Kapag ka nag-combine tayo ng mga raw materials, mag-iiba yung byproducts. Yan. Ano ang magiging hazard ng byproduct? Gathering workers' complaints. Yan. So kaya importante na malaman ng mga employees. Kaya tayo nagsasagawa ng seminar na ganito para maging aware sila at hanapin nila, no, yung mga possible risks diyan sa ating opisina dahil sila mismo yung gumagawa, no? And kung may mga reklamo, ipunin natin para magawa ng paraan. Paano pa ma-identify yung tinatawag na SDS doon sa mga products, lalo mga chemicals, no? Or safety data sheet. Nandun lahat ng information na kailangan natin para malaman kung ano ang hazards niyang product na yan at paano i-correct, no? In case nagkaroon ng hazard. Okay? Paano pa? To be sure that all hazards are found, para makita yung lahat ng hazards na yan, isama natin yung mga non-routine activities. Ito yung hindi naman ginagawa araw-araw. Alam mo? Halimbawa, maintenance, repair, or cleaning. Halimbawa, yung bintana, hindi naman natin araw-araw nililinis, lalo na nasa labas yan. No? Pero ano ba yung hazards pag ginawa yun? No? Ano ba yung hazard kapag pumasok tayo sa opisina, pagpasok pa lang, no? Yung kaya walk through, eh.
Pagpasok pa lang natin sa opisina, ano ba yung makikita natin mga hazard? Okay? Lalong-lalo na dun sa fire exit. Mukhang maraming hazard dun. Ha? Look at accident, incident, and near miss. Muntikan na mga records. Okay? Isama natin yung mga tao na nagtatrabaho off-site. Either work from home or other job sites. Dineploy natin sa ibang company. No? Naka-contract sila doon. Yung mga drivers natin, teleworkers, at clients. Okay? So tingnan natin yung mga paraan ng kanilang pagtatrabaho. Kung organized or ginagawa, yan, include experience of people doing the work, systems being used, etc. So look at foreseeable unusual conditions, yan. So nakikita yan eh, mapapansin mo yan eh, mga unusual condition. Example, posibleng impact ng hazard control procedures na maaring hindi available during emergency situation, power outage, etc. Okay, so yan yung mga foreseeable pero unusual conditions, hindi normal. Kasi nga emergency situation, nag-brown out, power outage, so walang ilaw. Paano na diyan sa room, sa kwarto, sa opisina? Ano nang gagawin? Kaya importante yung mga emergency light. Yan ang nagbibigay ng additional solution para maiwasan ang accident. Okay? Be sure that all hazards are found pa rin. Alamin natin kung ang produkto, makina or equipment can be intentionally or unintentionally changed. Halimbawa, safety guard na pwedeng tanggalin, no? Naglagay ka nga ng cover pero hindi fix, eh pwedeng matanggal ng mga, lalo na mga bata, no, na very curious, lahat na makita hahawakan, tatanggalin, no? Eh kung meron kayong mga kasamang anak diyan sa atin sa office, baka hindi nyo napapansin, nag-iikot-ikot kung ano-ano ang hinahawakan. Meron tayong open outlet, isinuot yung daliri, ayun, hazard yun. No? So examine risks sa mga visitors or public na pupunta dyan sa ating office. Kaya sa COVID, meron tayo nung temperature reading at saka meron tayong alcohol dispenser dyan sa labas bago sila pumasok. Okay? At meron tayong yung basaha or mat na mayroong disinfectant para sa kanilang mga shoes. Okay? Ma-disinfect muna bago pumasok ng office, ng room. Consider the groups of people that may have a different level of risk. Halimbawa, ayan, nabanggit ko kanina, mga bata, no? Or inexperienced workers, persons with disabilities, or new or expectant mothers. Nako, kailangan i-considera natin yan. Kaya meron ding mga policy tayo, programs para sa mga mothers. Okay? Ano yung ginagawa kasi nila? Minsan, emergency, kailangan nilang mag-pump ng kanilang breast kasi lalabas yung milk, no? So kailangan meron silang area para doon. So kasama yan yung ating first aid room, yun na rin yung ating lactating mother room. Assessing the risks. Ano ba ibig sabihin ng risk? So how do you know kung yung hazard will cause harm or pose a risk, no? So each hazard should be studied to determine its level of risk. Para i-research itong hazard na ito, titignan natin yung product information or manufacturer documentation. Okay, paano ba gamitin, no? Yung iba kasi pagkakita, gamit na lang agad ng gamit, tapos meron pala dun sa documentation, huwag mong i-expose sa ganito, ba?
Huwag mo ilulubog sa tubig. Huwag mo ibibilad sa araw, etc. No? Baka sumabog. Yan. Or kung electrical yan, eh, baka makuryente. Right? Past experience, knowledges mula sa mga workers. No? And legislated requirements and or applicable standards. So kung ano man yung mga ipinanukalang batas ng Department of Labor and Employment, ano yung mga requirements, okay? Eh, kailangan nating sundin yun. At kung ano man yung mga applicable standards na nire-require, kailangan nating mag-comply. Industry codes of practice, best practices. Health and safety material about the hazard, tulad ng SDS ulit, no? Safety data sheet. Importante yan. Research studies, mga pag-aaral tungkol dyan sa risk na yan or other manufacturer information. At syempre, panghuli, information mula sa mga reputable organizations. So yung mga international organizations na may kinalaman pa rin sa occupational safety and health. Bawat hazard dapat pag-aralan para alamin yung kanilang level of risk. No? Meron tayong isineset na level sa risk. Okay? Kumbaga, low, medium, high risk. No? And alamin, research yung hazard para alamin yan, pwede nating tignan yung expertise of an occupational health and safety professional. Kasi siya, based on maraming experience, na-expose na siya sa ganyan, sa iba't ibang uri ng risk. Information about previous injuries, illnesses, near misses, incident reports, etc. Kaya importante yung logbook natin. Every time nagkaroon ng injury, nagkaroon ng illness, or near, kahit near miss, no, munti ka na, ililista pa rin natin doon sa ating logbook. Yan ang record natin na pagbabasihan later on, baka mayroong sakit na every ganitong month lumilitaw, no? Diba? Uso yung influenza every ganitong month. Okay? Uso yung ubot sipon pagka ganitong month. Dami nating employees laging nagkakasakit pagka ganito yung month. Okay? So, kapag naipon yung mga records na yan sa ating logbook, pwede natin yan pagbasihan, magpagkuhaan ng information. Observation din ng mga proseso or gampanin, okay? Results of testing, atmospheric man yan or air sampling of workplace, biological swabs, yan ginagawa natin ngayon, okay? So yan yung magiging paraan para ma-identify natin yung hazard. Ano ulit yun? Health hazard tsaka physical hazard. Paano ba i-assess? Paano ba natin aalamin, susukatin yung risks na yan? No? So, ano ang risk? Is the combination pinagsama, no? Of the likelihood na maaaring mangyari, no, na hazardous event and the consequence of the event. So likelihood na mangyari, combination siya, likelihood at saka consequence. So risk equals likelihood or probability times consequence or severity. Yan. So yan, ganyan natin i-assess ang risk. Malala ba? Medium or low? So ulit, risk is the combination of the likelihood of a hazardous event occurring and the consequence of the event. Okay? So sa kaliwa, ano ang meron? Kunyari, andun sa sidewalk, alright? Merong butas. Eh merong mga nakaharang, no? May basura, basurahan. Ano ang consequence?
sa kanan, pwedeng natapon lang yung basura, so low. Or pwedeng mataas kasi napilayan, no? Yung consequence, nagdulot ng pilay doon sa natisod. Okay. So sa kaliwa, may nakita lang kayo na ano eh, basurahan, may butas. So hindi natin alam kung nasaan, medyo low. Pero kapag yan, the same basurahan, the same butas, nasa sidewalk, nagiging high. Bakit siya nagiging high? Kasi daanan, ibig sabihin maraming tao, no? Yung likelihood na mangyari yung hazardous event, biglang tumaas kasi nasa public location na siya. Kita ninyo yung difference? So low, kung nandun siya sa area na hindi naman dinadaanan ng tao, okay? So yung risk or yung hazardous event medyo mababa. Okay? Pero pag inilipat na doon sa marami ng tao, like sa opisina natin, no? Ayan, marami ng tao, everyday dumadaan. Kung may nakaharang, mataas yung likelihood na mangyari yung event, yung hazardous event. And yung consequence. Sa consequence naman, natumba yung basura, kumalat, or low lang yung risk. Pero natisod, natumba yung basura, may nadapa, may nadulas, nabalian, mataas or high yung risk. Okay? Nag-gets nyo? Yes, yes, sir. Okay. So, identify natin yung risk. Ano ang risk dito sa picture? Yung sasakyan, may hose, panglinis, tubig, may balde, mga gamit, may hagdanan. Okay? Maglilinis sila ng siguro, ano yan, window. No? So, ano ang mga risk na nakikita ninyo dyan? Walang signing guess, sir. No barricade. Walang signing guess. Hindi, yung risk. Ano yung risk? Ano yung maaaring mangyari? Dyan. Mahulog. Pwedeng mahulog sa hagdan. Ano pa? Mapatid. Mapatid. Yun. Kasi nakaharang lang yung hose. Pati yung ano, yung mga panglinis nandun lang sa sahig. Pag hindi napansin, mayroong tumatakbong bata, no? Natisod. Okay. So, tama. Ayan, yung hagdan, yan ang risk. Yung hose na nakakalat, pwedeng mag-cause ng risk. Sino ang mga posibleng masaktan, no? Dito sa mga risks na ito. And sa paanong paraan sila maaaring masaktan? So number 3, estimate natin yung risk. Dapat natin i-considera dalawang bagay. How likely is it that something could go wrong? So pag nakita natin yung isang bagay, equipment, location, gaano kaya, no? Na magkaroon ng hindi maganda, or how likely is it that something could go wrong? Yan. And pangalawang iisipin ninyo, how serious would be the outcome? Kung umakyat ng hagdan, ano kaya ang mangyayaring hindi maganda or hindi tama? Baka mabali yung tinatapakan kasi sobrang bigat pala ng umaakyat. Okay? Or luma na yung hagdan, no? Meron na palang mga crack. At kung nabali at nalaglag, gaano ka-serious yung mangyayari. So yun yung titignan natin. Yan yung pag-estimate natin ng risk. Hindi lang sa hagdan, ha? Sample lang yan. Sa lahat ng makikita nating bagay, gamit dyan sa opisina. So kapag ina-assess natin ang risk, ano ang likelihood? Kapag umakyat ng hagdan, ano ang likelihood? Pwedeng
makabitaw, madulas, malaglag. Diba? So, tingnan ninyo yung itsura ng mga hagdan. Kapag yung hagdan, maayos naman, bago, edi mababa ang risk, yung likelihood na mangyari, no? Na mahulog. Kapag yung hagdan, medyo may mga konting sira. Halimbawa, tingnan ninyo yung hagdan na sa gitna. Walang suporta yung paa. Ano ang ibig sabihin niya? Ano ang pwedeng mangyari? Pwedeng dumulas, di ba? Pag dumulas, mag-i-slide, babagsak yung hagdan. Samantalang yung nasa kaliwa, meron siyang support, meron siyang rubber support, anti-slip, para hindi dumulas yung hagdan. Tapos, dun sa taas, meron siyang hook para hindi mahila yung hagdan. Okay? Yung pangalawa kasi, walang hook, wala pang support sa paa. Kaya pwedeng dumulas, pwedeng bumagsak. So medium risk. Eh yung huli, wala nang support. Tignan niyo yung pinaka-akyatan, bali-bali, no? Tapos putol pa, iisa na lang yung nakakapit doon sa dulo. Okay? Wala pang hook, pwede pang dumulas din. So, napakaraming likelihood, no? Pwedeng dumulas, pwedeng mabali yung inaakyatan, pwedeng malaglag. So, very high ang risk. Okay, nakita ninyo? So, same hagdan lahat sila, pero iba-iba ng risk depende sa condition ng hagdan. So, ganun din. Iba-iba ng risk depende sa condition ng tools na ginagamit. Depende sa condition ng van, ng sasakyan na ginagamit, no? Baka yung ating brake manipis na, so check natin yan. Yung ating gulong kalbo na, okay? Ano pa? Yung makina hindi na may maintain, okay? Hindi regular yung change oil, so pwedeng mag-breakdown. Yung baterya mahina na, so baka hindi na mag-start, right? So yun yung mga titingnan natin na mga problema na maaaring magdulot ng risk, okay? Ano naman yung consequence? Maaring mangyari, no? Kapag umakyat dito sa iba't ibang equipment. In our example, mga hagdan. So, habang tumataas yung inaakyat mo, tumataas din yung consequence. So meron tayong level 1, level 2, level 3, level 4. Pwedeng mangyari, no? Doon sa risk. And kapag mali ang ginamit mo, no, from a brand new na tools to dilapidated, sira-sira, yung likelihood na mangyari tumataas din, right? So yan yung representation para mas madali ninyong ma-visualize. Habang tumataas yung location mo, tumataas yung consequence, yung maaaring mangyari sa'yo. So kung nalaglag ka kunyari sa first floor, medyo okay ka pa. Sa second floor ka nalaglag, medyo alanganin na, no? Sa level 3 ka nalaglag, anak ko, mas matindi. At sa level 4, baka fatal, no? Ang mangyari. Baka mamatay ka na kapag doon. So, yun yung consequence na maaaring mangyari sa iyo, no? Tumataas yung level, tumataas yung pinsala na maidudulot. Yun namang pagka ang ginamit mo pasira ng pasira, yung likelihood, yung maaaring mangyari, tumataas, mas malamang na mangyari, no? Di ba? Kapag ka sira-sira yung gagamitin natin. All right? So paano nirarank, nilalagyan ng rank or pina-prioritize ang risks? Okay? So in table 1, yan. Probability low, medium and high, yung severity, yung tindi, no? Low, medium and high also, right? So
ang probability ratings in this example represent kung high, likely na mangyari, no? Once or twice a year by an individual. Yung medium, aring mangyari once every 5 years by an individual. At yung low, maaring mangyari maybe once during a working lifetime. So yan ang gagamitin nating basihan. Kung once or twice every year, aba very high yan. Ha? O, kung every 5 years, medium yan. And kung minsan sa buong buhay mo na mangyari yun, very low ang risk. Right? Ang severity naman is high kapag ang naidulot na pinsala ay major fracture, no? Nabalian ng buto. Poisoning. Nako, may cause death kasi yung mga yan. No? Significant loss of blood dahil nasugatan or nabagok. Serious head injury or fatal disease. Naka-acquire ka ng COVID. Very high ang severity. Pag medium, medyo na-sprain lang, na-dislocate. No? Localized burn, so exterior lang yan. Okay? Dermatitis, skin allergy, asthma, injury na magre-require ng ilang days para ikaw ay huwag munang magtrabaho, medium ang classification ng risk. So tandaan nyo yung mga yan, ha? Kasi ganyan natin i-classify yung mga risk sa ating location, sa ating office. And low, kapag ang injury, kailangan lang ng first aid, okay na. Short-term pain lang, medyo naipit lang yung daliri, yung paa, no? Pero after the day, okay na siya. Irritation or dizziness, nahilong konti pero naka-recover. So yan, mga low risk yan. Yan kasi yung ililista natin sa logbook, no? Kapag may nangyari, anong klase ng risk, no? Low, medium, high ang severity. Yung probability nung naging incident, low, medium, or high din. Okay? So, importante maintindihan natin ito para maklasify natin ng tama. No? Kasi hahanapin din yan sa atin ng DOLE. Okay? So, continuation ng how risks are ranked or prioritized. So, table 1, maaari na yung risk ay low, okay? Yung probability na mangyari, very low. Pero kapag nangyari, medium yung severity. Yung maidudulot na pinsala, medium ang classification. Ano yun? Sprain, strain, localized burn, dermatitis, etc. Okay? Low, minsan lang mangyari yun sa working lifetime niya. Pero nagdulot ito ng sprain, strain, localized. So, low, ang probability, nasa low siya, pero ang severity niya, medium. Okay? Intindihan nyo? So, ang color coding na gagamitin natin, ang very low risk is white. Ang low risk, yellow. Medium risk, dark yellow. High risk is orange. Immediately dangerous, red. Ang gagamitin natin na color coding. Okay? So, dyan nyo makikita kung aba, dangerous yan, red yan. Aba, yellow, white, low risk lang yan. Okay. So, paano natin ulit irarank or ipaprioritize ang mga risks? So, itong mga rating na ito, immediately dangerous, i-stop mo na yung process at mag-implement ng controls. Okay? So, kapag yung situation, no, napakataas ng risk, balik natin, no? So, ang probability na mangyari ang risk at kung nangyari, ang severity ay very high, ano ang gagawin? Stop the process. Alright? Yung sasakyan, walang brake. Huwag kang mag-deliver. Stop the process. Alright? High risk, investigate the process and implement controls immediately. No? So, kapag high risk yan, kailangan maimbestigahan agad.
at malagyan agad ng control. Okay? Medium risk, pwede pang ituloy. Okay? So ano yung medium risk? Okay. Yung probability niya medium, yung severity niya medium lang. Ano ibig sabihin nun? Wala naman, hindi naman magkukos ng death. Okay? Yung gagawin. Hindi rin naman masyadong maaaring matuloy yung risk, okay? Yung probability. Kaya kung medium risk, pwede pang ituloy. However, dapat mayroong control plan na i-develop at implement as soon as possible, okay? So, halimbawa yung gawain gagawin, okay? Maglilinis ng sahig. Daanan siya. Halimbawa sa labas ng kantin. Kunyari, meron tayong kantin, di ba? So sa kantin ay maraming employees na pupunta. Pero kailan? Kapag lunch break, lunch time, di ba? Yan. So yung paglilinis ng sahig, kung hindi naman lunch time, ibig sabihin konti lang yung pupunta, konti lang yung dadaan. So low risk, medyo low risk pa yon. Pero kapag ginawa during lunch time at kailangan gawin eh. Kailangan linisin, may natapon na kalat, no? May natapon na soft drinks. Keep the process going. Okay. However, a control plan must be developed and should be implemented as soon as possible. So, ituloy mo yung paglilinis, ano yung control plan? Lalagyan ng harang paikot doon sa nagkaroon ng kalat or spill. Okay? At saka mo siya ngayon linisin, at saka mo siya ngayon punasan. Kaya madalas, di ba, sa mall, may nakikita tayo, kailangan linisin eh. So, pero nilalagyan ng paikot, tapos may sign, no? Slippery when wet or ganun. So, merong control. May harang, merong sign. Yung low risk, keep the process going but monitor regularly. And a control plan again should also be investigated. Tingnan natin, kailangan ba ng control plan? Dapat bang lagyan ito ng harang? Dapat ba lagyan ito ng signage? Dapat bang lagyan ng bantay? Very low risk, just keep monitoring the process. Okay? So kahit walang control, di ba? Walang mga harang, walang mga signs. Pero titignan natin, imo-monitor natin yung mga ginagawang proseso. Although they are considered very low risk. Alright, naintindihan nyo yung mga difference? Okay. Ano yung mga control measures? If you want to reduce the risk, anong kailangan? Reduce the likelihood na mangyari yung risk. Reduce the consequence. Bawasan mo rin kung ano yung magiging dulot. Or the best, reduce both. Alright? So kung ang consequence level 5, i-reduce mo hanggang level 1. Kung ang likelihood level 5, i-reduce mo hanggang level 1. So, yan ang control measures, ang trabaho ng control measures. No? So, ulit, risk equals likelihood times the consequence. Posibleng mangyari times ano ang tindi ng maidudulot kapag nangyari. Okay. Therefore, kung gusto nating bawasan ng risk, kailangan nating tignan ang mga sumusunod. Reduce the likelihood of hazardous event, reduce the consequence of the hazardous event, at i-reduce natin mas maganda pareho. Ito, na-discuss na natin before, review lang natin ngayon ang hierarchy ng controls kasi kailangan lagyan ng control measures yung risk para maiwasan, para huwag mangyari. Ang number one ay tinatawag na engineering controls. Physically remove the hazard. Okay? Eliminate natin yung hazard. Kaya nga, yung control, haharangan.
Okay, naghuhukay. So malalim, baka may mahulog, nilalagyan ng bakod. No? Naglilinis ng sahig, baka madulas. So nilalagyan ng harang. Okay? Para hindi dumaan yung tao doon na i-eliminate yung hazard. Or substitution, palitan natin yung hazard. Yung equipment is hazardous. Eh, palitan natin, no? Kasi nag-i-emit siya ng mga kung ano-anong usok, no? Chemicals. Kung pwedeng palitan, palitan natin. And number three, others, ventilation, modification, isolation, containment. Yan. So, masyadong kulob yung area, no? Lagyan natin ng exhaust fan. Alright? I-modify natin, walang bintana, lagyan natin ng bintana. Okay? I-isolate at i-contain. Yun naman, kasi yung nandun sa loob is hazardous, baka makalabas, i-contain mo naman, isasara mo naman. No? Aalisin mo yung bintana, aalisin mo yung ibang bagay doon sa loob ng area para hindi naman makalabas yung hazardous material. And number four, administrative controls. Ito naman, mga necessary occupational safety and health issuance, work scheduling, training and education, and emergency preparedness. And lastly, the least effective, kita nyo, least effective pala yan, ha? Is the PPE, protect the worker with PPE. This is the last line of defense. Kasi kung talagang hindi na pwedeng gawin yung engineering control, yung substitution, yung administrative control, maglagay na lang ng PPE, mag-provide ng PPE sa employees, sa workers. Okay? What are the three major steps in HIRAC? And give the formula in calculating risk. Siguro ay ituloy na lang natin ito bukas kasi 8:12 na rin, no? 8:15. Para makapag-work na kayo. Medyo matagal-tagal itong ating module. Konti na lang naman yan, idagdag na lang natin for Thursday pala, no? Wala tayong Wednesday. Tama? So bukas wala, sa Thursday ulit, and then sa Friday. Okay? Yes, sir. I review na lang pala ito eh. So actually, tapos na ito pala. Ano ba yan? What are the three major steps in HIRAC? And give the formula in calculating risk. Ano nga yung formula in calculating risk? Ito. Risk equals likelihood times consequence. O, diba? And ito yung ating mga napag-aralan today. When conducting hazard identification, it may help to work as a team. Kasi minsan, hindi mo nakikita, hindi mo napapansin eh. Kaya mas maganda marami kayong tumitingin. Okay, kaya yung safety committee composed of different people para iba-iba sila ng pananaw, mas makikita nila yung mga hazards. Okay? This include both people familiar with the work area as well as people who are not. Yan. Para iba yung kanilang pagtingin doon sa lugar at makita nila kung ano yung hazard. Kasi pag ikaw lagi sanay ka na doon, parang ano, nadi-disregard mo na, no? Hindi mo na napapansin. Parang normal na. Yan. Parang yung sa emergency exit, parang normal na na may nakakalat na box dyan. Pero kung hindi familiar doon sa lugar, yung makakakita, mapapansin niya agad yun. So this way, you have both the experience and fresh eye to conduct the inspection. There's no one simple or single way to determine the level of risk. Hindi ganun kasimple nga naman talaga yan. At hindi rin isang paraan lang para ma-determine. Okay? And no single technique apply in all situations. Yung solution, hindi pare-pareho sa lahat. No? The organization has to determine which technique will work best for each situation. Ranking or prioritizing hazards is one way to help determine which risk is the most serious and thus which to control first. So, kapag may napansin kayo sa ating lugar ano na hazard and mataas no yung probability
and mataas yung possibility or yung severity, no? Kung magkaroon ng hazard, eh, matindi ang mangyayari, i-report nyo agad. Alright? Any violation of the OSH standards and other laws must be considered as immediately dangerous or totally unacceptable. Ayun, i-report agad kapag may napansin kayong violation ha, sa OSH standards na natutunan natin for the past few days. Okay? So, ang assignment ninyo, ayan, hanapin ninyo, no? Identify ninyo yung mga risk diyan sa ating opisina at yung probability, no, na mangyayari yon, at kung mangyari, yung severity, gaano kalala yung posibleng mangyari. Alright? Hindi lang diyan sa ating opisina, syempre, diyan sa ating mga equipment, yung mga sasakyan na ginagamit natin, i-identify din ninyo. Alright? Questions? Wala na. We're done. And good morning ulit sa inyong lahat. Good morning, sir. Thank you po. Thank you.